Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ikaanim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban contra coronavirus disease 2019. Right, we are here right now. Good afternoon, guys. Hello, Jug. What's up? What's Hello up? Hello, po. Good afternoon. Good okay, lang po. Another week. Good to know that. Parang ang ganda ngayon ng internet dyan, ha? Napansin ko lang mas malaki ng in-improve. Looks like the weather is good now, no? Oh, that's good. Balik-balik na. A lot better than our previous episode. So, ano medyo mas malamig lang yung weather.
Yeah, clearer the video. Yung mismong ano. Oh, good. Hindi na masyadong pixelated or lag. Right. So, good news yan. So, ayun, welcome to our another solid session with Gising Diwa and, you know, Hip Hopas. Ayan, Jug, welcome, let's welcome our mga... Oy, meron palang nag-comment na rito eh. Ito yung kasama talaga natin from start to finish. Hello, DJ Angela Rodriguez. Hello. Thank you, Sayo. Hi, DJ Angela. Laging nauuna. Salamat. Kasi, nag-share din siya ng video sa mga groups na kinabibilangan niya. So, maraming salamat, DJ Angela. Salamat. Salamat sa iyong support. Thank you. Thank you so much. We appreciate that. And we have another exciting hour and a little bit more para sa hapong ito. Ayan, si Jug ang magsasabi sa atin, magkikwento. Oh yes, well, as usual, we are back here for another hour and 15 minutes dito sa Edge TV, and we will be playing some music videos, live performances by our guest today. And then we'll be having the normal discussion usapin para sa topic natin for the week. So ang Gising Diwa ay isang palabas na it's a hip-hop show, pero it's focusing on Gising Diwa materials, which basically just means mga topic, na mga kanta na topic ay mga socially relevant, mga public interest, socio-political, and then kung pagdating naman sa sarili, it's about, you know, thought-provoking tracks. In other words, yung madaling, sabihin natin yung malalalim. Kasi maraming malalalim na Tagalog songs na lumalabas eh. Na hindi masyado napapakinggan. So talaga mapapaisip ka, kaya thought-provoking. And of course, the usual conscious rap. Which is very similar as well to thought-provoking. Pero conscious is a lot of, you know, self-expression. You know, basically anything that will awaken nga, yung gigisingin nga ang ating mga diwa. So, yan ang focus ng show natin. So, sa mga nanonood, tutok kayo sa amin until 6:15 ni DJ Raymond. And our guest today is Jayus. And we'll be in a moment. Sa mga mag-share dyan, at maraming salamat at sa mga magko-comment. And sa mga nakakapanood after na ng broadcast at nag-share after na rin, maraming salamat na rin in advance. Yes, thank you so much. Wag yung mga nanonood sa kabila natin kasi cross-posted to sa sa inyong page, di ba? Sa Pinoy Hip Hop Organization po. Yes. So those who are following that, hopefully nakikita nyo kasi alam naman na, kasi ang Facebook mula nung alam nyo na, nagbago na, di ba? Pagka mga pages, hindi na siya basta-basta makikita unless talagang sinusunod ng page. Unlike the earlier days of the pages. But just to inform you, nakalagay nga sa poster namin that it is broadcasted simultaneously on the FB pages of Edge TV. Yes. And of course, yes. And, sige, ikaw muna. Go ahead. And, yes, go ahead. And the Pinoy Papas Organization. Ayun po. Yun. Tsaka syempre sa HTV Central Luzon, sa Comsur, tsaka sa Calabar Zone. Yan. Naka-cross-posted tayo dyan. Shout out sa inyo dyan. And soon, we'll be having, very soon na actually, we'll be having a wider platform kasi na-invite tayo ang HTV with our, yung ating regular, gusto tayong kakilala dati, yung Edge Talk. No joke. Nice. So, yan. Sa UCAP Radio, sa UCAP page, at saka sa TBN Asia and also sa BIM TV, yung ibang grupo naman na invite din tayo. So yan, syempre sasama natin yung elements of hip hop diyan. At syempre lalo dahil ito ay panggising na sa atin. Sa mga tulog at sa mga nagtutulog-tulogan. Na yes. Mahirap gisingin nga raw yung gising na nagtutulog-tulogan. May shout out dito. Marie Lourdes, hello. Ayan. Hi, Jug, and love, and DJ Raymond. Teka, mag-radio drop muna tayo kasi screen share tayo ngayon eh. Medyo hindi natin ma-flow ng maganda. Well, pero hopefully, maayos ko na yung
OBS. Kasi dito sa laptop ko, pag in-OBS ko, tapos StreamYard, ano eh, hindi kaya ng operating system niya. Parang medyo oo nga, oo. Mahirap talaga. Kaya, ano, tumataroon daw, dapat ibang, ibang iga, iba siyang unit, ibang machine, tapos naka-connect lang dito. Okay, so, salamat sa mga gumagawa ng mga radio drops, and please to keep them coming. Send nyo lang kay Jug, Honey Love, para ma-feature natin. Pati mga shoutouts nyo na recorded, pwede yan. Ito na. Yes. Yo, what's up? This is DJ Juvenile and you're listening to Gising Diwa on Edge TV with DJ Jug Honeylove. Hey, thank you, Juvenile. Galing talaga gumawa ng mga radio drops sa mga hip-hopers. Iba talaga yung dati. Matyaga. Dahil yung feel, pasok na pasok kasi, di ba? Yung groove, feel, beat, yung character mismo. Okay, i-ready na natin itong ano, no? Itong ating screen share ang featured yes. Two tracks straight from YouTube. So by the way, pwede kayo mag-subscribe sa mga artists natin ha, sa YouTube channel. Ito ay Tiwala. Okay, let's get ready with this. Yes guys, stay tuned until 6:15. We're gonna be playing some music videos muna and then yung guest natin. Huwag po kayong maalis. Yes, please don't go because it's going to be one solid hour of you know, hip hop that matters, talk that matters. Hindi tayo basta nag-chill dito nang wala lang. So, marami tayong matutunan. All right, ito ang so, Tiwala. Ito ang Tiwala kanta from 587 na productions from in the East area, mga Antipolo area. Alam kung sinong tunay at kalaban. Minsan kung sino pa ang taong tinulungan. Ika'y tatalikuran pagkapos kang pakinabang. Sino ba ang tunay at sino ang hindi? Nakapagkaharap mo ay nakangiti. Ang bait ka lang kung sinong maamo. Pag naulon nangangagat ng amo. Pakitang tao sa peking suporta. Sa likod may lihim na agenda. Sa kabila ng aming ginawa, pakikisamang binigay, kami pa ang masama. Halos hindi ko akalain kung sino pa yung sa palad mo pinakain. Kung sino pa ang taong iyong tinulungan. Tatalikuran pagtapos pakinabangan. Puro na lang pagpaparaya. Kaya na abuso, kaya pa na daya. Sa 10,000 na pasensya, wala kang binalik kahit na isang konsensya. Di lahat ng kaibigan pwede mong pagkatiwalaan. At di mo din alam kung sinong tunay at kalaban. Minsan kung sino pa ang taong tinulungan. Ika'y tatalikuran pagkapos kang pakinabangan. Nasaan ang simulain? Mga prinsipyo na hinain. Mga paninindigan na sinabi sa amin. Ngayon sarili mo di na kayang buhatin. Kaya ba sa iba na nakikikain? Ikaw na mismo nagsabi. Tas kinain mo pagkatapos mong itae. Bakit nagpakasira sa karampot na respeto? Para sa karangalan sinira ang pagkatao. Baba ka positibo. Diyan mo idaan. Kung maring biktima para mali mapagtakpan. Tamang pag-iisip ba at tamang pananaw? Yung ikaw na natulungan at galit pa ay ikaw? Walang masamang mangarap. Importante ay wala kang taong hinahamak. Di mo kayang bumarap. Sa amin ang taas na o wala kang ang paninindigan mismo sa sarili mo. Di lahat ng kaibigan pwede mong pagkatiwalaan. At di mo din alam kung sinong tunay at kalaban. Minsan kung sino pa ang taong tinulungan.
ikay tatalikuran pagkapos kong pakinabang. Hindi ka pinagsaglan, huwag kang magmanindis. Hindi ka pinagayas, ikaw kung sang umalis. Ikaw sa kabila ang pilit na kumumpetensya. Ngayon natalo ka sa sarili mo na gera. Anong pakiramdam ngayon? Mapabilang sa atin at tawag mong kupal nun. Di sa panunumbat, eto lang yung totoo. Kung sa sarili mo, di ka nga totoo. Di ka tinuring na iba, dadaguhin mo ay kami pa. Di kami naging masamang tinapay, di ka namin itinuring na kaaway. Panahon walang naniniwala, kami sa'yong lahat ay natiwala. Nakatikim ka lang ng kapiraso, lumabas ang tunay na pagkatao. Di ka tinuring na iba, dadaguhin mo. At di mo din alam kung sinong tunay at kalaban. Minsan kung sino pa ang taong tinulungan. Ika'y tatalikuran pagtapos kang pakinabangan. That was Atiwala from 5-10 Records Production Crew. So, Pax, hopefully nakikinig kayo or hopefully napanood nyo yun. And then the next song we'll be playing is, ito naman ay mga taga Quezon, if I'm not mistaken. An old song, it's called Lumang Pahina, nakapatugtugin ni DJ Raymond yun. This is by Amigo 13 featuring Raven, Atimonan Rapper Production. Keep it locked here at Gising D1 Edge TV. Wala namang nagbago, lumipas silang taon, sikreto hindi na itago. Singaw pa rin yung baho, kita kahit na malabo. Tanaw kapag sinipat kahit gano'ng pagkalayo. Misto lang mga unyango, mahuhusay pag nagplano. Hahalo at sasalo, tawag nga nila senaryo. Veteranong batikan, kung datihan daw magulang. Nagulang ang kanang loko sa utak, sino ang kulang? Ilan sa karamihan ay tinangay ng agos. Hindi pa sumisikat yung bukas at katapos sa dilim, mahagilapin sinundang nakakasilaw. Sa lapi ang siyang kumain, sa labis na pagkauaw. Halaw sa pagkabakulaw, pilit pagkahalimaw. Tila pilay pagkahataw, pagbagsak ay pagkagunaw. Pagkatunaw ng isipan, hindi dahil matalino, kundi dahil nagpagamit ng paikot ng kung sino. Tumulat ang mata, bisingin ang mga diwa sa pagkakatulog. Alamin ang katotohanan ng pinagdaanan ng hindi na nahuhulog. Alam mo bang isa lamang tatibayan namin na iyong nakaraan. Tangin mo mang pahingang binabalikan upang iparating kahit ng sa umas na lang bihasa yung ilan na namihasa. Ngunit mapuro lang utak dahil dila ang hinasa. Palibhasa sa sistema, sumistema, impluensya. Huwag ka magtaka, madami ngang kakumpit Asia, dahil kahit pa kumpiyansa sa dami ng koneksyon, walang tsansa sa hangganan pagkat may limitasyon. Taliwas sa direksyon ang daan na tinatahak. Umaagaw atensyon kapag merong hinahamak. Mas di hamak talamak sa pagkaadik ang hibang patalikod sumaksak sa walang kamuang-muang. Kapatid daw sa larangan sa kultura kababayan, pero ayaw ng kamayan. Mas hangad yung kalayawan, literal na kababawan. Pag-arok sa kalaliman, lihim lagi ang sabi
buwatan kapag gusto ng digmaan. Kung bakit may hidwaan, wag mo nang ipagtaka. Buong loob ng lumalaban kung para sa may kaba. Ang mata, pasingin ng mga diwa sa pagkapatulog. Alamin ang katotohanan ng pinagdaanan ng hindi na nahuhulog. Alam mo bang isa lang ang katibayan namin ay ang nakaraan. Tangin mo man pahinang binabalikan upang iparating kahit kung sa ilan. Kasubang ang daanan sa larangan delikado. Hindi ka tatagal kung hindi ka desidido. Maraming namuhunan, taon din ang binilang. Itinaya pangalan ni Gipadono o hindi lang. Kahit may misilang ngiting aso, wabutengan ang ihila pagbaba. Naluto sa Pinay pera, hindi ko nang husga. Bagkus ito'y patunay, mukha to ng kultura. Lumang pahina ng buhay na may bahid ng mantsa na magkakaibang kulay. Pula itim asul, tanong ulang sino ang tunay. Imbis magbigay pugay, bakit ayaw lumingon? Kung wala yung nauna, wala ka din naman ngayon. Habang maaga pa, hindi ka pa huli. Buksan mo iyong isipan, subukan umintindi. Mensahe tong awiting ko sa ayaw makinig. Malumanay kung sinabi, binigkas nitong bibig. Mga mata, isingin ang mga diwa sa pagkapatulog. Alamin ang katotohanan ng pinagdaanan ng hindi na nahuhulog. Alam mo bang isa lang ang katibayan namin ay ang nakaraan. Tangin mo man pahingang binabalikan upang iparating kahit na sa ilang. Isingin ang mga diwa sa pagkakatulog. Alamin ang katotohanan ng pinagdaanan ng hindi na nahuhulog. Alam mo ba sa isang katibayan namin ay ang nakaraan. Tangin mo ang painang binabalikan upang iparating kahit kung sa isang. All right, so that was Amigo 13 and kaibigan niya sa samahan niya sa Quezon, Raben. Lumang pahina. All right, so that's an example po 'yun ng ano, thought-provoking track, 'di ba? Yung lumang pahina. At ang tiwala naman po is about the usual, you know, a usual issue that happens, you know, yung pinagkatiwalaan mo, betrayed trust, mga simpleng bagay na ganyan, pero talagang nangyayari. But anyway, yes, we're still waiting for our guest to enter the show. Yes, I'm gonna mess wala, for sure. In a couple of minutes here. Yeah. Anyway po, yung mga Marikina crew, na guest ko rin yan eh, dati sa... sa UCAP, no? Sa UCAP kami. Edge Talk at UCAP Radio. Yun, sige, wala pa sa backstage si, ano eh, yung ating guest. So, tayo ng radio drops muna. Okay. Salamat tayo sa mga homies natin. And once again, I would like to encourage you guys to share. Yeah, pwede kayo mag-share ng mga radio drops. Yung wala, kasi this is not radio. This is may kasamang visuals. So, any poster naman pwede na yan. Okay, play muna natin ito, no? Tapos, ano, paano gawin natin? We'll be screen sharing a few meron tayong featured yan, songs of the week, di ba? Yes, yes. So, okay. It's okay na wala pa yung guest. Okay. Baka nagkakatech problem siya. yun ang problema natin sa Pinas. Ano, sana makaraos tayo dyan. 2021, hopefully, malaking bilis na ng internet natin everywhere. Ito nga pala, we got here Abby Mercado po, shout out po, Team 587. Hello sa iyo, thank you. Thank you for your comment. Safe lang. So, radio drops coming up. What up, what up? It's Norman B from Bassline Posse and you're listening to Gising D1 HTV with Jug Honey Love. Hey yo, what's up? This is Krell Ivan of CIBX 811 Music Production, One Mic Records, and you are listening to Gising Diwa on HTV with Jug Honey Love.
Yeah. Hello, daw. Hello. Yeah, Abby, hello sa iyo, man. Thank you. Thank you so much. As I am preparing, prepare natin itong screen share natin. All right, so yes, maraming salamat sa mga nanonood ngayon. It's 25 minutes into the show. We'll be on until 6:15 po. And we'll be playing more music or music videos or lyric videos. So, sa mga radio drop na tinatawag or radio stinger, maraming salamat sa mga nagpasa. At yung mga hindi napapatugtog, pasensya na kayo kung naka-tune in naman kayo ngayon. We'll get to that in sa other shows. Alright, so every week, we feature songs na mga galing sa mga members mismo ng Gising Diwa Collective. Sila yung mga official members ng Gising Diwa. At we'll be playing two songs. Pero yung unang kanta kasi, yung ngayon alam ko na by J3, maikli lang yan eh. Wala pa. 2 minutes lang ata. Okay. And then the next one is Laking Mahirap, which is a common problem. Obviously, it's a socially relevant, di ba? So, enjoy niyo po to. Ikaw, nag-play bigla. Oo nga, pinu-screen ko lang nag-play, sorry. Pero here we go. Okay lang po yun, ganun talaga. Okay. Yan talaga yung challenge. West Coast Beats. Nagising na ako sa katotohanan, ulat na mata sa magkabulaan. Dami ko na pala pinagdadaanan, ngayon alam ko na kung paano kalakaran. Puso na sa aking madapa, di ako tumigil magsulat, dumada. Dati pa lang ako, meron di mapapala sa mga pamatlika ko. Hindi ko akalain na ayokong sumabay sa mga akos nila. Laptos, magbantos, managakit pa ako. Pawatirap na ako, ay di ko inida. Huwag kang pakapate, pare, sa mga nagyayari-yari. Kakapag dumating ka panahon na di na ikaw at tinutunin nila gare. Bawat balakid sa daan ay di ko pinuna. Tuloy akong takit, marami nang nauna. Kung sino pa yung madalas malakas mamuna, sila yung nangihila pababa para lang mauna. Sigula sa pinakaibaba na kayo ko at sanay sa utya, di ko kinag God, baka'y pagpataasan ng ihi at umigala pagkos ako'y nakatungulang inaaral ang nakaraan. Kaya kung anong meron ako ngayon, dulot ang nakaraan. Matagal na ako nang ganigyan, di na para akin pambalikan. Ang tingin ko ay nasa harapan. Bago mo ko husgahan, pakinggan muna ang bawat laban. Nang magising ka na naman sa pagkakabuwang. Bawat balakid sa daan ay di ko pinuna. Tuloy akong takit, marami nang nauna. Kung sino pa yung madalas malakas mamuna, sila yung nangihila pababa para lang mauna. Alright, so yan ngayon 2 minutes lang. So yes. Oh yeah, so we have another song. Yeah. Yes, po. Yeah, and then the next song. Yeah. Solid, solid, maganda, kahit na ma-accept. Very good. Apa. So the next song is called Laking Mahirap by Pangarap ni Juan, which ang isang miyembro po nila, si Lubio, ay member din ng Gising Diwa Collective. Enjoy, guys! Okay, here we go. Chinelas na bigtas, damit kong butas-butas. Umaapaw ang biyaya kapag umulan ng malakas. Kasi butas pati bubong namin sa banyo. Dapat daw makapal na mukha, parang kasing kapal ng halos sa kamay. Oo, mahirap pag di ka sanay, yung tipong walang pamasahe. Pero kailangan sumakay, kailangan buong sumugal para manalo. Swertihin din, parang pipito man na loto. Mahirap maging mahirap, dapat lang sanay. Laking mahirap, lugaw lang ang di kinakamay. Sa kalsada na buo ang mga pangarap kong malayo. Natutunan
unang mabuting ugali ko ay itago. Pangalawa sa panganay, busog palagi sa selo ni tatay. Kahit saan daw mapadpad, dapat lagi kang makibagay. Sumang-ayon, dapat laging may baon na diskarte. Tumayo sa mga paa ko, mawala sa pagdepende. Sa lalaki na hirap, sanay sa hirap. Ano man init at hapdi, kayo kami mahirap. Sanay magsikap, mapaaraw man at labi. Pagkit kami mahirap, sanay mag-alay. Sanay sa buhay ng mabi, kayo kami mahirap. Hindi nyo kayang magabi. Bakit nga pag ganito ang buhay na pinagmulan? Lagi na lang nababasa sa pimpupuhos ang ulan. Di ko man to ginusto pero parang pinapaton ang kamalasan. Sunod-sunod at hinahihinto sa umaga gigising. Walang pagkain sa lamesa, bow na nga lang ang ulam. Kinakalawang patita sa palibasa. Kasi kami laking mahirap lang. Isagana sa material na buhay ang pinagmulan. Kahit na ganun pa man, eh di ako susuko. Tuloy-tuloy ang lakad bilang beses mong mapako. Isa na nga ating buhay ay parang isang sutal. Kapag wala ka pataya, eh wala kang mapapala. Ganyan lang talaga, tuloy mo lang ang lakas at tanging kayaman. Ang kulamang ay halik at yakap. Laking magulang at pati ng mga kapatid. Bawat hirap na darat, thank you, may biyayang mahirap. Di kami mahirap, sana'y magsikap. Napaaraw man at labi. Pati kami mahirap, sana'y mag-alay. Sana'y sagot ng mabi, kahit kami mahirap. Hindi nyo kayang magabi. Isingin ang sahirap kung saan ang buhay ay payak. Dilating ko mapapaya. Pagkabunta ay payat. Sagay na nga maging sarap. Sila may balat sa balat. Kung kaya't magalas ng tulad ko'y laging banat. Sumibol ng walang anumang luhos sa katawan. Nakasanayan ng walang handa tuwing kaarawan. Galigayaran sa aming labi ay nabakababaw lang. Masaya na sa mga sandaling may mapatawa lang. Kami ay dinadhana na maging isang api. Maging alipin ng iba para lang magkasalapi. Ganyang kami mahirap. Lalo na dito sa Pinas. Sandang magulam ng asin sa mumurahin na bigas. Ugali ng magkipit sa panahong gipit sa buhay. Pag mahirap ay matibay ang totoo at tunay. Walang mang ipagyabang at pamanang maiaalay. Kaya manang itutunin ng mga payo ni nanay at si tatay. Okay, so maraming salamat. Yun ang Laking Mahirap by Pangarap ni Juan. So, yan na. Isa pang halimbawa yan ang Gising Diwa na topic. Sa mga nanonood na hindi ako kilala, I've been doing hip-hop shows online for a while now. At dati, ang wala po siyang focus kahit ano siya. Basta hip-hop song, Filipino hip-hop. But this time na napag-isip-isip ko na mag-focus tayo sa isang klase, yung may subject matter na panggising diwa nga. Para naman nasasama-sama yung mga ganitong klaseng kanta. Kasi maraming artist na gumagawa ng ganitong style. And gusto ko sanang mabigyan ng pansin. Kasi tinatawag nga ng iba na underground daw yung ganyang topic. Yung mga ganyang klaseng kanta. Kasi nga, bihirang patugtugin yan sa radio, sa mainstream radio, di ba? Kasi people don't wanna hear about serious topics, di ba? But I think it's about time na talagang bigyan na sila ng platform na mapansin din. Siyempre, hindi rin mapapansin yan kung hindi rin susuporta yung hip-hop community in general, di ba? Besides those outside the hip-hop community. Kung ang dami na eh, from the very beginning pa lang nang nag-umpisa ang rap music dito sa Philippines, marami ng socially relevant tracks na talagang ginagawa. Hindi yan maaalis sa mga choice ng mga rapper, mga artist, yung mga nagsusulat ng lyrics. Lagi pong kasama yung mga ganyang klaseng topic. Sabi ko nga dati sa show dito, si late Francis Magalona, si Kuya Kiko, sumikat siya sa pagra-rap. Ang isang dahilan ay dahil sa kanta niyang, di ba, yung mga kababayan ko, di ba, which is a socially relevant political, socio-political track. Di ba? Panggising diwa siya. At talagang appreciate ng Pinoy yung ganong klaseng kanta. Kasi, realidad yan talagang pinag-uusapan. Kaya nga lang, syempre, hindi lang naman dito, kahit sa ibang bansa, ang mga rap music,
pinipili talaga yung binibigyan ng spotlight ng mga tinutugtog sa radio. Kasi sa radio, they always like to just listen to, you know, party tracks or love songs and stuff like that. You know? It's a feel good lang. Pero pagdating ng mga, you know, songs like this that make you uncomfortable, ayaw nila. At kahit nga yung mga angasan, syempre, bihira din ipatugtog dito sa atin. Ha, sa... Pero in the States, kasama yung pagpapatugtog ng mga angasan at mga tapang. Yung mga sumikat na mga you know, from the West and the East Coast na mga groups back in the 90s, they were very political. And I will mention two groups from the East Coast is Public Enemy, and then on the West Coast was NWA. At I'm sure yung mga, you know, aware sa old school hip-hop, you are aware of both groups. So they were very popular in the hip-hop community, but they were also very popular outside of it because yung mga subject matter nila is talagang, ano talaga, a socio-political siya. Talagang, it's the reality. They talked about the cops. They hit the mainstream, yeah. Yes, the injustices. Pero syempre, doon, gumagawa sila ng mga radio version na kanta. Mm-hmm. Yung pwedeng patutuin. Which, edited for radio. Yes, inadapt din yan dito. So yeah. Anyway, actually, nandito na siya. Nasa yes. Backstage. Ang ating guest. So that, yes. Sige, so that is the... sige pa. So that is yes. Just a short introduction on the show Gising Diwa sa mga ngayon lang nakapanood. At yes, yes. Anyway, ang aking guest ngayong hapon ay isang member ng samahan ko ng Pinoy Hip Hoppers. Okay. And of course, yung mga kanta niya noon pa, pang Gising Diwa na. Kaya ako siya pinilit talaga na, oy, kailangan mag-guest ka dun sa show sa Gising Diwa. And finally, pumayag, naka-libre na siya kasi nagtatrabaho yung tao. So, here we go. His name is Jayus. So, and you'll be performing later. Kamusta, Jayus? Hello, I'm Jug and DJ Raymond. Kamusta? Magandang hapon sa inyo. Ganda ng background mo. Ligyan natin siya sa taas. Ayun. Sige, so shoutout muna siya. Bati ka muna pa. Bati pa. Kamusta sa lahat ng mga hip-hop dyan, lalo na sa mga member ng Pinoy Hip-Hoppers, sa mga nakikinig, sa mga viewers, kamusta? It's good to be back on air. Sana mag-enjoy kayo sa araw na to. Sa episode. Alright. Looks like your internet is good as well. So, mukhang. Yeah, internet is friendly today, even on Jug's end. Oh. Di ba? Mukhang pinagbigyan tayo. Yeah. Sana, dire-direcho. Well, we got a shout out here. Hi, Ma'am Jug from Maldita. So, Maldita Angs. Ah, Maldita to. Hello, Maldita to. Yeah. Hello, Abby Mercado. A quick shout-out. Shout-out sa 587. Yes. K-Fax daw, 587. Sige. Sige muna. Tapos na ba si Jayos? So, binati ko na. Nagpabati na lang. So, shout-out. Okay. Sigit ko lang po pa, kasi nandyan sila. Shout-out to OG Pax. OIC of 587 Records Production, OG Mar, Irie, and Maldita. So, yon. Inulit ko yan, ha? Ariel Pax. Hopefully, masaya ka na dahil binati na kita ulit, ha? Pang ilang bati na. What up, guys? Alright, so, Jayus. Salamat all right. Na sa supporta nyo. Okay, so, anyway, Jayus, so, bago ka mag-perform, maikling introduction about you, ikaw. Like, bakit ka pumasok sa pag-rap? Bago ka mag-report. Well, Siyempre, bata, lahat naman no? Bata pa lang ako talaga. Yun yung gusto ko, mag-rap simula nang mapakinggan ko yung kanta ni Francis M, ni Andrew E. And yun, kinakanta ko yung mga kanta nila. Simula nun, sabi ko, wow, gusto ko rin to. Gusto kong mag-rap din. Nung medyo nagkakaedad na, nagkakaroon na ng chance na gumawa ng kanta, sumulat. Ayun din, may mga nakilala tayo na kagrupo, nakilala ko si Ma'am Jug. Ayun, straight-train na, gano'n.
medyo na-stop na ng konti dahil sa maraming bagay, di ba? Nangyayari naman talaga yon. Yes, normal naman sa lahat. Talagang nangyayari talaga yon. But the good thing nga is nakahanap tayo ng paraan para makagawa pa rin kahit papano. Yes, so DJ Raymond, si Jeyus kasi is paggagawa yan ng kanta, it's really socio-political and gumagawa rin yan ng music video kasama. So yung una natin, kung naalala mo DJ Raymond, yung una nating tinugtog nung unang episode, the music video Bayan Ko, siya yun. Pinakaunang music video na tinugtog natin. And he'll be performing that today, Bayan Ko, and then after that, he'll be performing a new song he wrote during the pandemic, during the ECQ, I should say, which is very relevant right now sa times natin. Pero hindi pa niya nare-record. Pero kakantahin niya. And the title of that is Aswang. I think you guys know that there's a movie, Aswang, an indie film, Aswang, that's political. So he made a song about that. Alam nyo, si Jeyus, gumawa siya ng kanta, kumuha lang siya ng kahit na anong beat, nirecord lang yung sarili niya, pinerform niya, binabasa pa niya yung chorus kasi hindi pa niya memorize nga. Tapos in-upload niya ng walang malay-malay sa Facebook, di ba? Walang ka-arte-arte. Hindi niya yan talaga pinagandaan kasi nga ECQ noon, DJ Raymond. Tapos ng almost 7,000 views yun, yung video na yun, for a song. You know, so anyway, we'll be performing that now. So, yun, you will not get to know why yun nag-viral ng ganyan, di ba, mamaya? Okay. Sige, magpe-perform ka naman yan, ano? Ito si ano muna, si Jameson. There's a shout-out, Kuya, from Nampro Music at Zemboy. Zemboy is in the hood. Okay, Zembo ba yan? Zemboy in the hood. May humabot pala pag high ko, ipumasok. More thanks, Ma'am Jog, DJ Raymond, more power sa show. Thank you, Aria, brother. All right. Tuwan-tuwa si Fox. All right. Okay. All right, here we go. Okay. Jeyus, take it away. Okay. Play mo na yung music. Game. Okay, gusto kong ikwento. Itong una kong kakantahin is Aswang. Siyempre, lahat ng mga tao nun, medyo maraming depressed, maraming obserbasyon sa mga nangyayari. So, sinulat ko yung mga obserbasyon na nakikita ko, yung malawakan kong pag-obserba sa sitwasyon natin ngayon. Then, eto, nangyari. Alright, sana magustuhan nyo. Yung hindi sang-ayon, okay lang yan. Normal naman talaga to. Marami okay tayong lang. Ganyan talaga. Alright. Here, Aswang. Hey. Ito ay para sa mga nilalang nakakatakot pa sa aswang. Yeah, maraming bagay ang sa bayan natin ay mali. Ito'y sanhi ng mga taong mapagkunwari. Mga pinuno ang nais lamang ay salapi ng bayan ko, kaya hanggang ngayon kami api. Dumarami na ang bilang naming mga dukha. Sobra sa kayod, ngunit ang kinikita'y barya. Nasana ang pangako ng mga walang hiya. Bakit parang sila lamang ang naging marangya? Ako isa sa mga taong na naghahangad na tulad nyo ang buhay ko ay maging maunlad. Magkaroon ng pagbabago na hindi huwad. Isang pinuno na mapagmahal at di tamad. Huwag gumising ka, imulat ng mga mata. Panahon na upang humaon sa pagkadapa. Huwag kang pumayag na muli silang makaisa. Lahat posible kung tayo ay magkakaisa. Aswang, ayuda'y di sapat, Aswang. Sinungaling na talamak, West Philippine Sea. Bakit tila isinuko, arestado pag Pinoy sa Chino na kayoko? Nuknukan ng tamad at kurap, gobyernong walang puso at palpak. Ang grado ay lagpak, ito na ba yung pangako ng pagbabago? Yung ibaon sa utang at hukay ang Pilipino, Aswang. Ayuda'y di sapat, Aswang. Sinungaling na talamak, West Philippine Sea. Bakit tila isinuko, arestado pag Pinoy sa Chino na kayoko? Nuknukan ng tamad at kurap, gobyernong walang puso at palpak. Ang grado ay lagpak, ito na ba
Yung hinaganda pagbabago, yung iba kung sa utang at hukay ng Pilipino ang mapatawad po. Pagkat ako'y makasalanan, naging duwag na ipaglaban ng iyong pangalan. Alam kong mali ngunit pinili kong manahimik, nagbingi-bingihan sa mga mapanghusga na tinig. Ako'y nagpadala sa palakpakan at tawanan, baka sakaling siya nga ang mag-aangat sa bayan. Ngunit puro kalapas na nga nang naganap, maraming buhay ang binawi sa isang idlap. Ito ba ang sagot sa hinangad namin na pagbabago? Yung iba kong sa utang at hukay ang Pilipino at tuluyan na kubi ng aming lupain. Tila sumpa na bumalot na kahirap alisin, ngunit alam ko na hindi pa naman huli ang lahat. Kailangan labuksan ng puso at mga matay imulat, pagkat walang sino man sa atin ang makakaligtas. Lahat tayo ay haharap sa ating ama sa taas. Aswang ayuda di sa pat aswang, sinungaling na talamak, West Philippine Sea. Bakit tila isinuko arestado pag Pinoy sa Chino na kayo ko? Luklukan ng tamad at kurap, gobyernong walang puso at palpak. Ang grado ay lagpak, ito na ba yung hinangad na pagbabago? Yung iba kung sa utang at hukay ang Pilipino aswang, ayuda di sa pat aswang, sinungaling na talamak, West Philippine Sea. Bakit tila isinuko arestado pag Pinoy sa Chino na kayo ko aswang? Thank you. Maraming salamat. Alright. Yun. So, aswang. Ayan, nandiyan yung ano, okay yung music. Lakasan mo pa ng konti maya-maya. Ah. Pero ang inaw, ang inaw. Yan. So, anyway, yan nga ang aswang na DJ Raymond, so it's very direct, you know, the chorus. Kaya talagang nag-ano siya, napansin ng mga tao. Anyway, we'll talk about that more sa discussion. So, kung ready ka na sa second song mo, kung kaya mo na. Okay. Try to relax na. Kasi parang mahina ba masyado? Hindi na mahina. Okay. Alright, here's Bayan Ko. Bayan Ko. Bayan Ko. Bayan Ko. Bayan Ko. Kailan ba matatapos ang lahat ng gulo? Kailan magiging maayos na buong ng ating mundo ang bawat tao? Kailan kaya magkakasundo? Kailan kaya muli makakabao ng bayan ko? Kailan ba matatapos ang lahat ng gulo? Kailan magiging maayos na buong ng ating mundo ang bawat tao? Kailan kaya magkakasundo? Kailan kaya muli makakabao ng bayan ko? Naiisip mo ba kung minsan kung ano ang dahilan? Ang paghihirap patuloy ang pagbagsak ng ating bayan ng kabanang bansa. Ngayon wala ng laman, saan na napunta? Hindi sa kamay ng mga gahaman, sila na mga tinamaan ng magaling na pagpinagmasdan ay kagalang-galangan dating. Sila natutupad ang sa lahat ng ating hiling. E pagnanakaw lang din naman ang alam na gawin. Bumibigat na nga ang kanyang pinapasa na krus. Makakayanan pa kaya ito ni Juan de la Cruz? Bata pa lamang na sakali na at nanilimos. Daig pa ni nila ang mga alipin na ginapos. Dumarami na rin ang mga tao na naghihirap, nawawala ng pag-asa, na matupad ang pangarap. Dahil kahit anong gawin at pilit na pagsumik, masalimuot na buhay ang kanilang nalalasap. Kailan ba matatapos sa lahat ng gulo? Kailan magiging maayos takbo ng ating mundo ang bawat tao? Kailan kaya magkakasundo? Kailan kaya muling makakabangon ang bayan ko? Kailan ba matatapos sa lahat ng gulo? Kailan magiging maayos takbo ng ating mundo ang bawat tao? Kailan kaya magkakasundo? Kailan kaya muling Naganap na ang krimeng kahit saan ka makarating. Iba't ibang karahasan sa pagsapit ng dilim at ang lagim ay di mo na mapipigilang. Kinabukasan na ilamanan ng mga pahayagan sa daan at tagpuan na duguan at walang buhay. Sino ang walang awang pumatay? Sino humalay sa murang katawan ng isang batang walang malay? Isa na naman ang madadagdag sa mga hanay ng mga biktima na di nakamit ang hustisya dahil wala silang pera at mayaman ang may sala na sa paligid lamang at patuloy na gumagala. Lumalakas na
ang loob ng mga kriminal dahil hawak sila ng matataas na opisyal. Sila na nagali sa sarili ng dangal. Hindi na ba mauubos mga tulad nilang hangal? Kailan ba matatapos ang lahat ng gulo? Kailan magiging maayos takbo ng ating mundo ang bawat tao? Kailan kaya magkakasundo? Kailan kaya muling makakabangon ang bayan ko? Kailan ba matatapos ang lahat ng gulo? Kailan magiging maayos takbo ng ating mundo ang bawat tao? Kailan kaya magkakasundo? Kailan kaya muling makakabangon? Digmaan, wala na bang katapos lang sa bayan nga kisinilangan mag-isagit ng silangan. Maraming nasawi, maraming na ang nasugatan. Kakayanin mo ba kung ang kapatid ay mapabilang sa bilang ng mga inosenteng sibilyan na namatay dahil sa walang humpay na labanan? Ano bang dahilan? Bakit di tayo magkasundo? Bakit kinakailangan pa na dumanak ang dugo? Hindi ka ba nahahabag sa mga batang lumuluha? Wala na ba sa puso mo kahit na konting awa? Ilang pamilya pa ba ang kailangan na masira? Kailangan ba magtalo sa pananampalataya? Bakit ba hindi na lamang natin ito pag-usapan? Bakit kailangan may armas kapang dapat hawakan? Hindi ba maari na tayo maging magkaibigan ng maging mapayapa ang minamahal nating bayan? Kailan ba matatapos ang lahat ng gulo? Kailan magiging maayos takbo ng ating mundo ang bawat tao? Kailan kaya magkakasundo? Kailan kaya muling makakabangon ang bayan ko? Kailan ba matatapos ang lahat ng gulo? Kailan magiging maayos takbo ng ating mundo ang bawat tao? Kailan kaya magkakasundo? Kailan kaya muling makakabangon ang bayan ko? Yeah. Maraming salamat. Ayos! Alright! Thank you. Ayos, Jeyus! Kaya mo pa! Kaya mo pa! Kaya nag-practice ka nga? Nag-practice ka? Hindi, kasi baka maubustan ako ng boses eh. Oo nga. Oo, kasi ano, DJ Raymond dati, madalas niyang kinakanta yung pinaperform sa mga events. Tsaka nakakapagod talaga yung kantang yan. Kita mo naman, it's very, di ba? Kaya, ayos. Okay, so anyway. It's a very passionate song. Eh. Yes, both of them, di ba? With the style that Jeyus does with his music, he's actually one of the original members po ng Gising Diwa Collective, DJ Raymond. So, kasi Gising Diwa was really, I really formulated that group with that in mind, you know, because I knew a lot of people na ganyan magsulat. Talagang ano, diba, socio-political so, talagang pag-isipin. You're providing the platform. Yes. Kasi kailangan ng platform din. Especially okay. Young people. Instead of, ano, pumunta sa paggawa ng mga violent things, express na lang. Through yes, their art, their craft, their music, their rap, diba? Oh, tama kasi, I agree. Diba? Ano yung mga kabataan eh, puro yung hip-hop masyadong na may misconception na, hindi na, parang nakakalungkot lang. Kaya kailangan paalalahanan nyo, diba? You're here, guys, to remind the young ones. Tsaka para magkaroon ng option sila na ito yung tama. Tama. Ito, kumbaga, hindi naman ito lang ang tama, pero sabihin, this is one good way to go. Diba? Magkaroon ng content na maayos, direction. Tsaka ano talaga, sabi ko nga, balance eh, di ba? Kasi hindi natin talaga makokontrol yung karamihan eh. Madami kasi talagang mahilig gumawa ng mga, ano, siguro part ng stage ng buhay nila yon. So yun ang expression nila. At, you know, some of it is also from peer pressure, di ba? So balance lang at kaya ito yung ginagawa natin, di ba? But anyway, Jeyus, so let's start na no sa discussion mo na, teka lang ah, saglit. So what's up to Crown and Sing Sing ko who are watching and Sean Sticker Evans, what's up? Yeah, sige. Yeah. All right. Yan, si Joaquin is si Sing. Si Ann Chris. Si Crown po yan, si Crown. Ayaw mo yun ko si Crown. Alright, thank you rin kila, ano ha? Shout out kay Crown. Okay, so mga napopost yes. Mga stickers and mga emoticons. Thank you, Say. Anyway, yan na, Jay, si Crown, si Cinco, member din ng Gising Diwa yung mga yan. Ng collective mismo. Yeah, si Cinco. Naalala ko si Cinco. Yeah. Yes, they're official members ng Gising Diwa. Nakasama natin.
Anyway, so every week nga sa mga nanonood, no, meron akong tinatanong na simple lang na very basic question, and then we just discuss from it. So the question for this week is, ano ba, ay papalitan pala itong, hindi pala itong, ano ba ang palagay mo, J.O.'s, and DJ Raymond, no? Kailan nyo ba tingin babalik sa normal ang bansa natin? Pag sinabi normal, hindi new normal, ha? Normal. Anong palagay mo, J.O.'s? At saka, ano ba ang normal sa'yo? Well, yung normal, yung kagaya ng dati, yung walang maraming bawal, di ba? Yun. Yung nagagawa natin yung magsama-sama, kasama yung mga kaibigan natin, pamilya natin, lumalabas tayo, nakakapag-malling, nakakapag-bar hopping, which is hindi na posible ngayon. Pero syempre, siguro mag-uumpisa yun kapag pag meron ng vaccine siguro. Sa the moment na magkaroon na ng vaksina yon, baka start na, pwede na tayong mag-relax. And well, sana yung mga tao ano maging magtanda, parang maging magsilbing aral sa kanila tong mga naranasan natin ngayon, hindi lang sa mga tao rin, eh pati na rin yung mga leader natin, lalo na sila, kasi lahat ng mga nangyayari ngayon is pwede sigurong maging hindi ganun kalala kung may maganda rin silang action, ganun. Eh yung mga tao naman kasi sumusunod lang din naman yan, sumusunod lang yan sa utos ng gobyerno. Imagine, 3 to 6 months din yan, or 5 months tayong nakakulong, di ba? Oo, tagal. Actually, so, ibig sabihin nyo, yung tao sumusunod. Oo, actually, kumpara sa ibang bansa, yes. totoo yun. I mean, meron pa rin matigas ang ulo, pero kumpara sa ibang bansa, mas konti tayong matigas ang ulo, di ba? And then, pero naman, para naman mapakita ko yung empathy ko na sa mga hindi sumusunod, kasi sa pagkakalam ko kasi sila yung mga hindi talaga pwedeng hindi lumabas eh. Kasi kailangan nilang maganap ng kakainin. Yung sila yung mga isang kaig, isang tuka, kailangan nilang lumabas talaga. Kasi nothing is gonna happen kung maghihintay sila sa bahay, di ba? Kasi alam naman nating lahat na hindi naman lahat nakakuha ng designated na ayuda. Right? There were a lot of, reasons behind it, a lot of, complaints. Some are valid complaints, in my opinion. Di ba? Maraming unorganized sa part ng mga ng government, I will say that in general, right? Kasi it's still going on, it's a pandemic, at parang kulang ng streamlining ng processes. Ang mga LGU may kanya-kanya silang processes, di ba? Pero hindi talaga siya nag-organize with the national government, di ba? Kaya ko to binibring up yung kailan kaya darating sa normal uli. Tingin nyo ba talaga babalik pa kahit may vaccine? Kasi parang narinig-rinig ko, no? May vaccine na pero hinaharang eh. Hinaharang. Actually, ang tingin ko, hindi na tayo babalik sa dati. Kasi kahit yung COVID-19, nandyan yan. No? Hopefully, it will be a better normal. Kasi hopefully, yung global disruption, marami tayong matutunan. Yung mga bagay that were taken for granted, family, health, no? Yung ating faith, yung ating sarili, di ba? Normal dati kasi, life in a fast lane, everybody was, di ba? Was living life in a fast lane. Parang wala nang time para mag-usap ang mga kapamilya, wala nang time lahat, magkwentuhan. Ang time na lang, pag lumalabas, kainan sa labas. Pero medyo mababaw eh, di ba? So importante pa rin yung back to basics actually tayo eh. Naging back to basics. Of course, yung vaccine, darating talaga. At anong pagpigil, kung meron mga nagpipigil niya. Actually, sa ibang bansa nga, parang sinasabi, huwag kayo magpa-vaccine kasi ano yan. May anti-Christ na yan. Gagawin tayo mga parang mutants or ikukurap yung ating DNA, ganyan. So, medyo kailangan talaga, wisdom talaga ngayon eh. Huwag basta-basta maniniwala sa lahat na napapanood natin. Pero one thing's for sure, lalabas pa rin yung vaccine. And at some point in our lives,
malamang makailangan tayo. Kasi if not, medyo mahirapan tayo niya, no? So, I don't know, kasi syempre lahat, hanggang ngayon, medyo ano pa tayo eh. Paano tawag dun? Ongoing changes to, di ba? Para, as the day goes by, may mga something new. Kasi who would have thought na isang pandemic na ganito, hindi naman talaga siya killer eh. Di ba? Pero, yes, pwede kang bumatay. Ang naging problema lang, it's so fast, sobrang viral. Tinalo yung mga malulupit na YouTubers natin, at saka yung mga ba-viral. Yeah. Talagang viral sobra as in, di ba? So, kailangan tumigil ang mundo muna para, teka muna, kailangan pigilin muna yung pag-ikot niya. Diba? Kaya naman, may interview ko, actually, maraming places in down south, in Australia, dahil yung West Australia, wala doon, zero COVID doon. Pero sinarado na lang nila yung place nila, bawal na muna yung mga tourists, puro local lang, pero walang face mask, kasi zero cases eh. In Perth, West Australia, in New Zealand, not sobrang minimal at na ano nila, and in places parang talagang meron talagang zero. So, yung nga, talagang mahirap gawin yun. Kasi doon naman, hindi naman ganun karami ang tao, unlike dito sa Philippines. In a small country, we are 109 million people. Na talagang yung sobrang successful na natin kung titingnan natin yung, di ba wala namang social distancing na ibang places natin, talagang kahit gusto nyo mag-social distancing, hindi talaga eh. Dahil paglabas mo ng bahay mo, ng interior skinita mo, nandiyan na kayo, magkakaharap na kayo, di ba? Yung, yes, yung alokura ninyo, iisa, parang may mga ganun places sa Philippines eh. Diba? So siguro kung gusto natin mabago, siguro yun, unti-unti na medyo i-decongest natin din ang ating mga urban centers. Kaya lang medyo malaking trabaho. No? Pero tulong-tulong tayo, kaya natin yan eh. No? Pero talaga medyo kailangan maging better normal tayo. Hindi na talaga back to the old normal. Yun ang aking opinion. Yes po. So mga nanonood or nakikinig na umaasa pa kayo babalik sa normal, yun po yung dahilan kung bakit po inanong. Di ba? Parang hindi na tayo babalik talaga sa normal na dati. So we have to accept a new normal nga, right? So which is really, we all know tayo, in my opinion, alam natin yung mga dapat mangyari, pero may mga bagay na nakaasa kasi tayo sa gobyerno eh, na hindi mangyayari kung hindi aayusin ng pinakamatataas sa gobyerno yung ginagawa nila, yes, diba? So, I mean, Jay, sa palagay mo, ano ba ang pwedeng pinakamadaling mangyari na pwedeng gawin ng mga lower level na the LGUs, yung pinakamababang part ng branches ng government natin or mga tauhan ng gobyerno natin para lang talaga ma-discover na natin ano ba talaga ang magiging new normal natin. Kasi ito, November 29 na ngayon. Ang sabi, di ba, GCQ hanggang katapusan. Hindi ko alam kung may balita na po kung ano mangyayari sa December. Hindi ko sure kung nag-announce na sila. Di ba, normally nag-announce sila like 5 days before. Though, I think sa Monday pa mag-announce. Sa Monday may announcement. Every yata. Monday announcement. Mm-hmm. Okay, which is... Holiday pa naman yun. Bonifacio Day. Oh, November 30, yeah. Holiday. So, parang ano eh, di ba? So, we need to realize na meron ng new normal. At yung new normal na yon, it doesn't mean na we're safe. Di ba? Paano gagawin? Yes. Anong gagawin nating mga... Hindi kasi pwedeng sabihin na na nasa sa atin lang lahat eh. Di ba? We have our part to play. But there, yes, is, there is a bigger part that needs to be led by the government so that we can improve. Kasi other nations in our region of the world have already improved, right? And it's really, it's such a sad story that, you know, we're still here. Tayong mga Pilipino, nandito pa rin tayo sa level na nandito pa rin tayo sa GCQ, hindi pa rin tayo makagalaw-galaw. Bakit? Bakit naging ganon? Ano palagay mo, Jayus? Well, siguro dapat makita na ng mga leaders natin yung priority nila, no? Dapat like yung mga kasi yung mga leaders lens lalo sa LGU sila yung nagbibigay ng mga permit sa mga kung ano-ano, 'di ba? Like yung sa may concern sa kalikasan, sila rin ang nagbibigay niyan, nag-i-issue niyan. Mm-hmm. Dapat hindi nila payagan yung mga businesses na ang business is makakasira sa kalikasan natin, di ba? Nasa kanila yun. Eh. Tayong mga mamamayan, susunod lang tayo sa kanila. Pero yung power na harangan yung mga businesses na to na sirain yung environment natin, nasa kanila, nasa mga leaders natin. So,
yun, ang magagawa lang ng tao siguro sumunod and pumili ng tamang leader. Yun. Mag-research. Masusunod ng eleksyon. Pumili tayo ng maayos. Huwag tayo tumanggap. Tanggap tayo tanggap eh, di ba? Things kung kung di ba? I mean, kasi obviously, no, ang priority kasi ngayon para makabangon yung bansa is pera, di ba? Pondo. So alam naman natin lumipas ang ilang buwan, may anomalya sa PhilHealth, may na, ilang bilyong hundreds of billions na gastos sa ganito kasi daw ongoing contract na you know, sa parang kung pag-aaralan mo, ano ba ang prioridad nga? Sabi ko nga last week. So the people, no? Kasi eto na eh, nagiging complacent na tayo. Diba, eto na, we've been GCQ for 3 months eh. Right? 3.5 months na tayong GCQ. So nasasanay na tayo, natitrain na tayong mga Pinoy eh, na eto na yung buhay natin. I think we need to really start expecting more so that we can do better. Diba? Yun, nasabi nga ni Jayus, yung mga ahensya na nagbibigay ng permit, they really need to start prioritizing the funds for the people to get better, right? Kasi hindi na ako updated sa mga ilan ang namamatay, ilan na ang cases natin. But bottom line, ano na po ba ang sitwasyon natin pagdating sa unemployment? Pero pagdating ko sa unemployment, ano na po ba ang sitwasyon natin dito ngayon sa bansa? Lumala na po ba yung unemployment natin kumpara nung ano nung May? Or nag-improve ba? Parang nag-improve tayo ngayon eh. Even the according to Okta research, mababa yung ating community transmission. In other places na nag-lockdown, tapos nagbukas, nagkaroon ulit ng spike. Nag-lockdown ulit sa France, sa Paris, sa Germany, in London, diba? Lahat nag-ano. Even in Tokyo and even in South Korea, nag-spike ulit. So, kasi syempre, balancing yan ang economy and ano eh. And health. In their cases, pwede silang mag-risk ng konti kasi okay naman yung kanilang health. Kumbaga yung kanilang health services. So, pero in the US, hindi sa US, sobrang ano na rin ngayon. Sobrang lakas na transmission dahil kung kilala, tinamaan, bahay-bahay sila. So, even their, ano ngayon, uso na rin ngayon yung tent dun eh. Hindi na yung sa ano, may mga, ano na rin sila, malaking tent dun na nilalagay lahat yung isolation nila. So, ganoon na rin ang ginagawa eh, global siya. So, ang problema kasi, pag sa mga democracy, siguro sometimes we have, parang we feel to, ano eh, gusto natin masyado tayong free, yung freedom, no? And ang problema din naman sa democracy ng style natin, kasi sa atin, ano tayo, American style tayo eh. Yung mga LGU may freedom, parang nangyayari sa US, di ba, nagkagulo yung mga, yung president, hindi na siya sinusunod ng mga governor o ng mayor. Kasi nga, that is the form of government. Unlike in other democracies, yung parliament, parliamentary form, mas medyo mahigpit dyan. Kasi unicameral yan eh. Tapos, very accountable lahat ng cabinet ministers dyan. Kasi anytime, pwede kang ma-dissolve. Unlike dito sa atin, hintay mo na ulit yung eleksyon. Not unless mag-order ng kudeta. So, iba talaga yung form of government natin. American style kasi tayo, ang Pilipinas eh. Di ba? Mga brown American style. So, hopefully, magkaroon ng konting, kumbaga siguro sa atin, ang magagawa lang natin, tayo mismo, unti-unti, bago sa atin, Tomas, ang saludo ko rin sa mga Pilipino, pag talagang kailangan pala magbago, sumusunod din naman talaga tayo eh. Diba? Natakot talaga din tayo sa pandemic kasi malaking gastos, di ba? 1 million pataas yan, di ba? Okay, gagaling ka, kaso ubos ang butas ang bulsa mo, ubos ang ari-arian mo, di ba? Maganda rin naman natuto rin tayo mag-adjust. So, kailangan lang tuloy-tuloy, huwag tayo mainip. Kasi pag nag-spike ulit, patay na naman tayo. Yung ayuda kasi galing sa government, kulang yan sa dami natin. 109 million Filipinos tayo eh. So, talagang nahihirapan. Kahit tayo mismo, hirap tayo lahat. Diba? Wala namang hindi, kundi pero, lang sa mga pero, big business. Yung mga talagang sobrang billionaryo na. Pero nagkaroon din po kasi ng ano eh, ng hindi prioritize yung dapat pinagbigyan ng funds eh. Dumaan na yun, nakita na yun sa ibang mga nakaraang buwan eh. Meron talaga mismanagement ng mga funds. You know, it's not
obvious naman po na sa dami-dami ng mga tao, di ba? But that we were in a state of, we're in a global pandemic, so the priority should have changed. And there was no sense of urgency. So, nagkaroon pa rin ng problema. Hindi man maraming namatay tulad ng mga sa ibang bansa, marami pa rin namatay para sa proportion natin bilang 109 million, di ba? Ibig sabihin lang, naghihirap pa rin dito. At mas naghihirap pa kasi nga yan nakakatapos ng mga bagyo. So, ang ibig ba sabihin po nito, I mean, Jeyus, maghihintay pa tayo ng 2 taon bago mag-improve tayo pag nag-election? Eh, yun ay kung mag-election pa, di ba? Ang ibig ko sabihin, ano ang pwedeng mangyari sa loob ng 2 taon bago mag-2022? Well, diba? Well, siguro... siguro naman yung mga leader naman natin eh mayroong mga nakatagong puso naman yan. Siguro yan. Alam naman nila na sa bandang huli yung mga tao ay yung naglukluk sa kanila sa pwesto. Alam nila yung utang na loob nila sa tao, kailangan din nilang ibalik yun. Kailangan nila ingatan yung mga yung sambayanan, kasi yun naman talagang sinumpaan nilang tungkulin eh, no? Dapat malaman nila yung priority nila. Kailangan unang-una sa lahat protektahan yung Pilipino and yung environment. So dapat yun, ayusin nila yung trabaho nila. Sa para pag dumating yung mga susunod na panahon, mga 2 years is maging normal na tayo. Yes. Oh, di ba? Ibang normal na. 2 years is a long time kapag naghihirap ang bansa eh. That's a very long time. Yes. Actually, six months lang mahirap. 6 months lang pag wala kang pera. 6 days pa lang pag wala ka ng pera, di ba? Pero alam niyo yung distribution talaga, parang agree ako lang, talagang wala sa ayos yung ayuda. Mas marami pa sa lang nabigyan talaga. Niya. Wala sa ayos. Eh, ano, kailangan lang talaga mas ma-organize. And siguro, sabi nga, ang problema ng Pilipino kasi medyo kulang talaga sa pamamahala sa bayan eh. So unang-una dapat unahin niya ng mga nasa pwesto. Mahalin mo ang bayan bago ang sarili, di ba? Bago ang iba. Bayan mo. Pero may mga konsensya naman yan. Sana marinig. Sana. Hindi naman lahat. Actually, yung mga bagong generation na mga mayor, eh magandang naging performance. Diba? Si Mayor Vico Soto, si Mayor Isko, si Yorme. Mga young dads. Yung ano, medyo may dad na, pero okay din. Yung sa Marikina, si Mayor Chidoro. Okay. Okay. Tama yan. Kaya nga, at paano, may nakikita pa yung liwanag doon sa mga ganong tao. Sana dumami sila. Diba? At supportahan nila. Yan. Sana suportahan ng mga tao yung mga leader na alam natin mas makakabuti para sa bansa, 'di ba? Hindi lang kasi ito per city or per province eh. This is for the entire country. 'Di ba? Kaya ko 'to sinasabi kasi talagang lahat nag-sacrifice dito. No, maraming nag-sacrifice nung dumaan itong pandemic. It's still here, guys. Nandito pa rin, 'di ba? Alam natin, nandito pa rin. Yung mga nag-BPO, yung mga nagtrabaho sa call center, malaking sinacrifice din yan. Kasi hindi sila nakakuha ng ayuda. Hindi sila nakakuha ng mga benefits na binigay ng mga kung ano-anong ahensya. Kasi ang katwiran is hindi raw nila kailangan dahil sila ay nasa BPO. Pero sa kabilang banda, ang mga nasa BPO may mga binabayarang renta. No? Marami silang ginagastos. Marami silang pinapakain. Marami silang tinutulungan ng miyembro ng pamilya nila. Sa dami ng, sa laki ng taxes na binigay ng mga nasa BPO, sila ang hindi nabigyan ng ayuda. So in other words, malaki ang lahat po nag-sacrifice dito, hindi lang po yung mga pinakamahihirap, pati po yung mga nasa BPO. So My point is, naging local kasi dito sa amin sa Pasig, lahat babigyan, pati mga nakakondo. Yun nga po. Kasi nga po, maganda yung pagpapatakbo sa inyo. And then, kawawa naman po yung mga ibang nasa BPO na hindi nabigyan, di ba po? Tapos, siguro, kung sino man di mga nabigyan. Kasi may mga nabigyan din, as far as I know, yung mga empleyado naman, basta na sa SSS ka, lahat ng membro ng SSS binigyan sila. Kasi yung mga kilala ko na yung iba yung po BPO siguro, hindi. Pero baka depende sa salary range, no?
Pero yung ano, yung mga salary rin sa minimum yata. Ano yun? Ayaw talaga nahirapan yun. Pinapautang sila, kaso, paano kung utang ka, uutang, tapos wala namang takbo, hindi na tumatakbo negosyo mo yun, di ba? Hirap nyo. Well, actually, yung SSS nagbigay para sa mga members nila. Lahat ng empleyado nabigyan. Oh, ang nangyari nga niyan, merong ibang medyo... Siguro magsobrang taas ang sweldo. Nagka-doble-doble. Diba? Nagka-doble-doble kasi merong nabigyan sa SSS, meron sa dole, meron... Dapat naman wala. So, dapat... So, kung tutusin naman, meron naman talaga... Meron naman organized. Kulang lang sa ano. Siguro dahil hindi tayo online pa ang Pilipinas, wala tayong national ID, wala tayong database talaga ng taong bayan eh. Wala tayong mga database eh. So asa lang tayo doon sa mga palista-palista, lalo sa mga probinsya. So kailangan yung database ng Pilipinas para next time, kasi hindi natin alam ah. For all we know, hindi natin alam, baka mamaya eh, may mas malupit pang dumating. Kasi COVID-19, parang heads up pa lang yata ng kalikasan sa atin yan. Kung sana. Di ba? Kasi yan yung part na ng climate change yan, eh, di ba? Yes. So, ganda lang. Usapan natin. Kaya lang, nag-overtime. Yeah. Alright. Batiin mo natin so, ito. Yes, yung bilis nga ng usapan pagka lumalalim. Si Neil, hello Neil, good evening HTV Philippines, more power, yes. thank you, good evening. Hello Neil. Alright. Senior style. And what's up, ma'am? Stay safe, guys. So, ayun, si Ma'am Victoria pala, you're watching, thank you. Ayan, sige, let's wrap up. So, just to end lang, gusto ko lang sabihin, no, kaya naging topic to is because kailangan ma-realize ng lahat ng tao na hindi lang yung mahihirap ang nagsakripisyo, na nagpatuloy na nagsasakripisyo sa naging sitwasyon ng bansa. Lahat po nag-suffer, you know, karamihan, you know, the small business owners, you know, the people working in the BPO call center industry. And lahat yan, ang pinaka nagsasuffer nga yung mga frontliners, di ba, na talagang hirap na, di ba? So, yes, sana dumating na yung time, oo, di ba? Sana dumating na yung time na talagang makapag-isip na yung gobyerno ng tamang gagawin talaga, yung organize na talaga. Kasi, di ba, parang tama na yung dahilan na unorganized pa, hindi kasi tayo sanay, tama na yun. Ayusin na natin at maging organized na tayo para maging mas maganda yung pagpasok ng taon natin, di ba? At saka hindi puro ganon. Sana ito pa rin nila, di ba? Yung talagang tuto pa rin na may mangyayari talaga. Kasi kaya naman ng Pilipino eh. Kaya naman ng Philippines, di ba? We have very smart leaders. Very smart and educated leaders. Di ba? We have our people care. Di ba? And we're just waiting to be led para maging mas maganda na hindi na tayo maghihintay ng 2 taon sa election para magbago. Kasi hindi ko na po kakayanin yung ganito ng another 2 years. Yun lang akin. Right? So, anyway, yes, thank you so much sa mga nanood at mga nag-comment at nakinig at nag-share. Yes, and Jayus, last words. Sa ating guest, thank you, Jayus. Yes, unang-una sa lahat, maraming salamat sa iyo, Ma'am Jug and DJ Raymond sa pagkakataon. And syempre sa mga sumubaybay sa atin, sumama sa atin sa episode na to. Maraming salamat sa iyo. Stay safe. Thank you. Yes. Thank you. Thank you, Jayus. Thank you, DJ Raymond. And the last thank song, you. Kung papatugtugin pa ni DJ Raymond, hindi ko alam, papatugtugin niyo pa ba? Okay. Ito, nakaready naman ito. Tayo. Ayan. Couples. Okay, guys, my name is Jughani Love. I'm your host with DJ Raymond here on EdgeTV Philippines, Pinoy Hip Hoppers. This is the Gising Diwa Hip Hop Show on EdgeTV. Maraming salamat, Jayus. Magandang gabi sa inyo lahat. God bless at mag-ingat tayo lagi. Mabuhay. Mabuhay. Kita-kita tayo ulit next week, same time, 5 p.m. right here on EdgeTV. Paki-like ang ating page. God bless. Yes. M. Okay, bye. Yes. Mahirap.
para pang mabuhay. Alam nating lahat, pilitin mo mas sumabay, lagi pa rin sa lahat. Kayot ng kayot, subsub ka kakatrabaho. Libo-libo man ang hawakan, ang tingin pa rin ay piso. Di ko hiniling na makuha ang lahat. Natutong makontento kahit gano'n pa siya kabigat. Responsibilidad, inusyonabilidad. Natakot sa realidad na nangyayari sa syudad. Ngunit ganun pa man, kailangan mo pa rin bumangon. Buhay ay walang hindi, patuloy lang na nakahamon. Huwag kang padaros-daros, tangayin ka man ng kapos. Boses mo man ay mamaos, ikaw rin makakaraos. Yan ang palaging iniisip. Kahit napakiramdam mo nga ay laging pinipilit. Mga bagay na di mo abot, tao na ayaw sa'yo. Di mahanap na sagot sa tanong na namuot. Ikaw at ako dito sa mundo, dito sa mundo. Maglalaho, babalik sa abo, babalik sa abo. Paikot-ikot lang ang buhay kong parang susulong ako, susulong ako. Pakiramdam na lagi kang nag-iisa. Mga taong nakapalibot na nakangiti, di naman kilala. Haharap sa salamin, ititigan ang sarili. Ugayin ang damdamin kahit hirap kang mamili. San ba ang tamang daan? Ano bang dapat gawin? Ang mong limang daan, di alam sa kukunin. Mapapaisip ka ulit na ang mundo ay mapain. Mamumutawi ang sakit pero di pwedeng magaling na yun. Pag-aaralan ng hapang marami pang nakaharang. May pipiliting lang pa sa mga problema mong nakahambalang. Iisipin mo wala lang pipikit ka sandali. Maglalarong bulag-bulagan. Pagkasakali sa pagmulat mo wala na to. Pagkasakali kahit na alam mo totoo. Mga pangyayaring di mo alam kung saan ka pupunta. Tanging hiling mo lang huwag kang mapupusan ng tinta. Ikaw at ako dito sa mundo, dito sa mundo. Maglalaho, babalik sa abo, babalik sa abo. Paikot-ikot lang ang buhay kong parang gundolo. Hindi ba ako o susulong ako, susulong ako. Kaya ko to, yan ang paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko. Kakayanin ko, walang ibang tutulong sa akin kundi ang sarili ko. Kaya ko to, yan ang paulit-ulit yung sinasabi sa sarili ko. Kakayanin ko, walang ibang tutulong sa akin kundi ang sarili ko. Ikaw at ako dito sa mundo, maglalaho, babalik sa abo. Paikot-ikot lang ang buhay kong parang gulo. Hindi ba ako o susulong ako? Sa mundo, maglalaho, babalik sa abo. Paikot-ikot lang ang buhay kong parang gulo. Hindi ba ako o susulong ako? Hindi ba ako o susulong ako? Hindi ba ako o susulong ako?